Sampung araw na Voice of Youth o Health and Moral Wellness Seminar ang pinangunahan ng mga Adventistang kabataan mula sa Central Occidental Mindoro District 2. Sa biyaya ng Diyos, ang kanilang nagkakaisang paglilingkod sa Barangay Tuban sa Blayan Occidental Mindoro ay tagumpay na umakay sa mahigit 20 tao sa pagpapabautismo. Si Daffodil de Dios para sa Balitang May Pag-asa. Ang mga kabataan ng Central Occidental Mindoro District 2 ay nagkaroon ng pangangaral sa pamamagitan ng Voice of Youth sa Barangay Tuban, Bayan ng Sablayan, Probinsya ng Occidental Mindoro, taong kasalukuyan, na may temang For Our Better Future, at si Pastor Jaime D. Guzman bilang speaker. 10 araw na dinaluhan ng mga kapatiran at mga interes ang nasabing pagtitipon. Ito ay naglalayo na magpalaganap ng pabalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga aktibong kabataan ng distrito. Sa araw ng Sabat ay nagkaroon ng fellowship ang distrito ng COM2 bilang suporta ng mga kapatiran sa nasabing gawain. Yung preparation na ginawa namin is nagsimula muna sa ministry to seminar and sa house to house. Pagtapos nun, diretso na po sa voice. Sa biyaya ng Panginoon, 23 ang naitalang tumanggap sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo bilang bunga ng nasabing VOY. Kaya ko lang naman po, nagpasya po ako na ganito nga po mapabinyag dahil ano po, nasa tama naman po yung ating pananampalataya sa Diyos. At unang-una po talaga, nasa totoo po talaga, nasa Bible talaga po, biblical talaga po, na ano, kaya talaga na naudyok siguro po talaga ako ng Diyos na dito talaga po, dito na lang maglingkod. Ang pagpupulong na naganap ay isang instrumento ng Panginoon upang patuloy na maihayag ang mabuting pabalita ng kaligtasan sa mga liblib na pook at sa mga dakong kanayunan. Central Occidental Mindoro 2, thank you for faith. Thank you for your dedication. Thank you for your support. And especially thank you for your love. Continue to shine until Jesus comes. I love you all in the name of the Lord. Bilang isang kabataan, tungkulin nating ipagpatuloy ang nasimula ng matatanda sa iglesia upang higit na mas marami pang makaririnig ng mensahe ng Ebanghelyo at mas marami pa ang maakay tungo sa kaligtasan. Mula rito sa Tuban Seventh-day Adventist Church, layunin magatid ng balitang may pag-asa, ako si Daffodil de Dios para sa Hope Today and PUC News.